Nako, Tito Johnson, hati ang opinion ng ilang mga mamimili at nagtitindihan ng sibuyas na nakausap natin kaninang umaga sa Marikina Public Market. Ang ilan sa mga mamimili na nakausap natin ay hindi pabor sa importasyon ng pamahalaan ng sibuyas. Ayon sa kanila, hindi na napapanahon ang importasyon lalo't nagsimula na ang anihan ng sibuyas. Ayon sa mga nakausap nating mamimili, kung magkakaroon ng importasyon ay maapektuhan nito ang mga magsasaka. Ayon naman sa mga nagtitinda ng sibuyas sa Marikina Public Market, marami na ang supply nito dahil nagsimula na ang anihan sa bahagi ng Pangasinan at sa may bahagi ng Nueva Ecija. Pero ilan sa mga nakausap natin ay pabor sa importasyon. Ayon sa mga nagtitinda, ang importasyon daw ang makakatulong para mas bumaba ang presyo ng sibuyas. Ang nakikita nilang rason sa pagtaas ng presyo ng sibuyas, lalo na noong Disyembre, ay ang kawalan ng mga imported na sibuyas sa mga palengke. Sa ngayon, Tito Johnson, sa Marikina Public Market, nasa 350 pesos na lang ang kada kilo ng sibuyas. Kaya naman, ayon sa mga nagtitinda, marami na ang mga namimili. Bukod sa pulang sibuyas, may puting sibuyas na din na nasa 350 hanggang 400 pesos ang kilo. Mag-harvest na sila. Kung meron naman supply dito, bakit pa, di ba? Kung dapat mag-import, Kung hindi naman, huwag na lang kasi kawawa yung mga nagtatanim ng mga sibuyas. Marami na tayong lumalabas na mga sibuyas. Marami ng mga, may mga nanggagaling ng Pangasinan, may nanggagaling ng Nueva Ecija, nagkasabay-sabay na lahat. At pumasok na rin ng mga imported, kaya biglang bumagsak ang mga sibuyas. May imported na? Yeah, may imported na. Pumasok na rin ng imported. Ayon sa mga nagtitinda, Tito Johnson, ngayong buwan lang pumasok na ang mga imported na puting sibuyas maging pulang sibuyas. Kaya mas bumaba na ang presyo ng lokal na sibuyas. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng bumaba pa ng bumaba ang presyo ng sibuyas. Kanina, Tito Johnson, may nakita na tayong mga malalaking sibuyas, yung pula at puting sibuyas na imported ito. At tinanong ko nga yung mga nagtitinda, bakit nakapasok na yung mga imported na sibuyas? Sabi nila ay nang magsimula yung January ay talaga may pumasok na mga imported na sibuyas, pero hindi naman nila alam na hindi pa dapat dapat wala pa nito sa market dahil hindi pa pumapasok yung in-import na mga sibuyas ng pamahalaan. Sa presyo naman ng asukal, Tito Johnson, bumaba na ang presyo ng refined o white sugar na nasa 93 pesos na lang ang kilo. Ang golden sugar nasa 90 pesos ang kilo, habang nasa 84 pesos na lang ang kilo ng washed sugar. May pabor at kontra din sa importasyon ng asukal ng pamahalaan. Tito Johnson. Maraming salamat, Jose Carretero.